Alam mo, pasensya na mga kanatik, di pa natin nalilinis yung ating motor. Bali, ito nga pala yung caliper pin na ating papalitan. Bali, siya yung pinaka-guide or pinag-uupuan nung ating brake pad, yung dalawang brake pad sa magkabilang side na nasa loob nitong ating caliper. So ito yung ating papalitan, then ito yung ating ipapalit. Ayan. Then sa pagtanggal, gagamit din tayo ng 8mm na socket. Then sa paglagay naman is 12mm na socket. Then, syempre, kakailanganin din natin ng adjustable socket wrench. Ayan. Mabilis lang naman ito. So, simulan na natin. Alright. So, tanggalin muna natin itong stock na caliper pin gamit itong 8mm na socket. Ayan. So, lubagan lang natin siya, then kailangan lang natin ng konting tulak din sa may likod ng caliper pin. Ayan. Para ma-push siya. Dahil wala namang tread to sa kabila. Nakabaga, nakaano lang to. Nakatukod lang to sa kabila. Ang pinaka-tread niya lang is itong nasa may harapan na caliper. Yun, nalaglag din yung ating brake pad. Ayan. So, kagandahan, na-check din natin yung ating brake pad kung pudpud na ba or hindi pa. Bali, ganito nga pala yung magiging postura ng caliper pin sa loob. Ayan. Ganyan siya sa loob. So, itong brake pad natin is good pa naman siya. Bali, kung magpapalit tayo ng ating brake pad soon, lalagyan din natin ito ng tutorial. Yan. So, sa pagbabalik ng caliper pin, siguraduhin yung nakashoot ito sa brake pad. Okay. So, ibalik na natin siya dun sa may loob ng ating caliper. So, bago natin higpitan, sigurado nyo nakahawak yung brake pad dun sa itaas. Yan. Then, nakashoot naman yung caliper pin dun sa butas sa baba ng ating brake pad. Okay? So, sa paghigpit, gagamitan natin ito ng 12mm na socket.
So kung mapapansin nyo, medyo masikip siya dahil mataba ng bahagya lang naman yung hang na caliper pin kaysa dun sa stock na caliper pin natin. So medyo mahigpit siya sa pagpasok, pero okay lang yan. Makikita nyo yung brake pad natin nakahawak dun sa, hindi ko alam kung caliper pin din ang tawag dito sa taas eh, pero nakahawak siya dyan. Yan yung pin na yan. Then yung sa baba naman, itong sa baba yan. So yung pinaka caliper pin natin is naka-shoot dun sa butas ng brake pad natin. So siya yung nagiging guide, yung tagahawak, siya na overall. So yun yung purpose ng ating caliper pin. Okay. So hindi lang siya basta bolt na inilagay dyan, may purpose siya. So ayun, natapos na natin ang vlog na ito. So kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag like, share, and subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa video vlog na i-upload natin. Once again, ako ang inyong lingkod, Click Natik, signing off.